Mr. Ben Fainor. Ha ha ha!
passage in the paper, blessed are you, no? E pedir por causa da imunda, não? Blessed is da imunda, não? Blessed is the fruit of da imunda. Hindi naman kahihilihan, no? Kasama rin po natin ang isang professor, isang management expert, at dati po national chairman ng Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, si Mr. Roberto Atendido. Sa katabilog na maganda. Okay, maraming salamat po sa inyo po. Ang tema po kasi nitong conference na ito on the new evangelization ay yung beatitudes ni Jesus. Blessed are you. Mapalad ka. Pero kung titignan po natin yung sinabi ni Jesus, parang baliktad sa sinasabi ng mundo na mapalad. No? Parang kung hindi mo alam na yun ay sinabi ni Jesus, sasabihin mo, kuha naman ito, ano, mapalad ka. Mapalad ka ba kung ikaw ay dukha? Mapalad ka ba kung ikaw ay tumatanggap ng mga pag-alipustan? Mapalad ka ba kapag ikaw ay hindi nakakakanti, subalit ikaw ay nagpapatawad? No? Parang ito yung sasabihin ng mundo na hanggang kayang tanga. Parang may meron tunang sa iyo. Pero may ginagawa ang Diyos para maging mapalad. At nandun umiinom ang ating pag-uusapan. Sa pamamagitan po ng inyong paglalakad, ng inyong mga karanasan, paano nyo naranasan ang kilos ng Diyos? Na kahit na may mga parang mga sigalot sa buhay, kadiliman, hindi rin maitanggi na nandun ang Diyos. At ngayon ho, meron mahigit 5,000 ang nakikinig sa atin. Hindi lang po konferensya, kundi kwento ng buhay niyo mula sa puso. Ayan. Simulan natin kay Manonte. Ano po, Manonte? Kahi-interview mo lang sa akin sa araw. Una po palagay ko, silang lahat na nandito ngayon, sasakayan sa akin dapat po bigyan ng channel to si Gary Lanchito ng talk show. Dapat po mag-upload tayo ng talk show sa ABS-CBN channel to. Wow! Kailan mo yung papadala ang kontra? Salamat po sa invitation na ito. Una nga po, inugod ko nga yung definition ng beatitude. Sabi ko, parang hindi yan ako bagay dito dahil beatitude po. Sabi ko nga, I don't know, medyo, sabi ko nga kay Ambassador Divillas, talaga po bang hindi siya nagkakamali na ako pinahin dyan dahil alam ko po, hindi ko lahat ng tao natutuwa sa akin dahil sa araw-araw ang komentaryo sa radyo. Marami po ang tao masasaktan. Ano po, kaya sabi ko, parang asiwa po ako na mapabilang po dito dahil baka ako mga banal nila dito. Sabi po, araw-araw po sa ginawa ng, hindi ginawa ng Diyos, ginawa ng tao, eh marami po akong mga nababalikos at alam ko po na may natutuwa pero meron din po gusto kong agad akong pumano sa mundo. Paano sa mundo? Siguro po alam naman ng marami kung pinagdaanan po namin sa aking pamilya about 6 years ago. Maraming panita po yun. Yun po ang isang susubok na hindi ko po talaga malilimutan. At doon po nakaramdam na po ko na
dampingan ng Panginoon. Dahil yung mga panahon na yun, talaga pong gusto ko bakit. Sabi ko, bakit sa akin panangyari ko? Bakit sa akin po? Bakit sa akin? Bakit po sa asawa ko? Sabi niya. Pero meron pong nangyari sa akin itong pinakahuli. Ito pong Yolanda Motorage namin. Na nung pong nahigit na yung ako, hindi ko doon sa bahay, tinuluyan namin. Na nung una po, akala ko dadaan namin yung bagyo. Yung pong tinuluyan kasi namin, napapaligiran ko ng dagat. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nakarap na kami doon sa kusina. Tumunong na po kami doon sa pinakalababo. Abot ko na po yung kisan eh. Tumataas na po yung hanggang dibdib yung tubig. Talagang doon po, noon ako, medyo relax-relax pa ako. Kasi ako po yung kasama ko, yung producer ko sa kanyang dalawang kasambahay ng bahay. Doon na po. Talaga po, nakapagdasal po ako na so, sa kota ko lang nasabi. Talaga pong, alam niyo nung panahon na yun, akala ko talaga, ito nga po, ito yung eksakto kung sinasabi ko sa aking sarili. Sabi ko, Panginoon, ito pala exist ko. Lunod. Akala ko kung maambos ako. Hindi po ako nabigro, yun po ang eksakto kung naisip ko. Panginoon, ito po pala ang exist ko, lunod. Pero sabi ko, kung ito man po yung exist ko, ang dalangin ko lang po, sana po ma-recover ng mga anak ko bakit. That's it. Yun po, sabi ko, Lord, kung ito pong exist ko, sana po ma-recover ng mga anak ko bakit. Yun lang po. Itagla ko lang sa sarili ko. I really thought that, you know, kasi ano eh, hindi na po biro yung taas ng tubig. And, ano mo, talagang yung kasama kong producer, sabi ko sa kanya, kasi bibintang na ako, tumataas ng tubig, sabi niya, dito lang tayo sir, dito lang tayo, may refrigerator, hawakan natin, sinumulutang na po, tinagalan namin ang laman. And, sabi ko, yung refrigerator na yan, lifesaver yan, kung hindi mapupuno ng tubig itong kwarto. Eh pag napuno ito, malunod tayo, so we have to go out. Sabi ko, nakita mo nga po yung traces na bakal. Magpapaanod tayo, ahawak tayo doon, umawak ka ng mahigpit, bahala na. Kasi yung tali, wala yung tali. Eh sabi ko, hindi sir, dito lang tayo, dito lang tayo. Hindi ko siya maiwan. Tapos hindi ako makatanin doon, maiwan. Nung natapos na po lahat, pag ang loser, medyo overweight yung aking loser. Opo. Nung natapos na po lahat, tapos na po, medyo nagkakwentuhan na po kami, tapos na po yung pangyayari. Kaya pala siya hindi makasama sa akin dahil hindi siya magulo lumangoy. Opo. Maraming salamat sa pagbabahagi mo nung mula sa karanasan ng kamatayan sa pamilya, tapos ikaw naman, no? Pero ito, buhay-buhay ka, no? Ikaw ba yan? Ako, kaya ako talaga kung yun po, sabi ko, siguro nga po baka meron ako kong mission. Kaya, really, I really praise God for another chance. Thank you po. Masama maraming sa isip ko ng mga salamat po. Pabalikan ka namin mamaya-maya. Kunti. Punta tayo dito sa nakili ni Tita Edit na Pascuato. Okay. Ang konti naman kwento ng buhay mo. Totoo ba yung mga balita nun? Na ikaw ay may bata pa ay parang tumira ka pa raw sa simenteryo? Yeah, actually po, totoo po kasi before po, ako ay bata na kami po. I was in St. Charles before. Nakatira po kami sa isang dami sa inyo po sa Cavite City po. Isang po ako lumaki. And when I had an accident, yung nasunod po ako po mas po mga 4 or 5 years old po ako. Ano ka nasunod? Actually, ano po, naghihintay po ako ng truck ng basura dahil lang po as a scavenger po, yung nalain ng basura. Every evening po, naghihintay kami mga basura, mga truck. So,
eh po, hindi lang po ako yung ano, yung situation. Marami po ang mga kabagayan. So, habang naghihintay po kami po, napaparating din yung pag-a-track, bigyan na lang ako tinirang po. So, parang stand-in po. So, nangyari na, nagkaroon lang yung stand-in. Ito lang po ako dun sa asusunod ng gulo po, sa sasali. So, ayun po, dinala po ako sa hospital po, and itumulong po sa akin. And dun po, nalilayas ko po na, siguro, tinitingnan ko po na blessings po yung nangyari sa buhay ko. And dahil dun, naging maayos po. And kaya po ako nandito sa harap ko dahil alam ko kung may plan ng Diyos sa buhay ko. Yung, may mga magulang ka ba? Yeah, alam ko po. At nakikita mo sila? Sa ngayon po, hindi na po. Hindi ko po sila nakikita. Pero meron po ako man po. Meron po akong tinuturo yung mga pamilya po. Masan po ako nakatira niya. So sila po yung mga ati ko lang po yung mga tatay ko po. So, from being a scavenger, street child, bigla ka na naroon ng international peace prize, no, for children. Paano yung dumdag na yun? Paano dumating yung blessing na yun? Yeah, actually po, ano po eh, nagulat na rin po. Nagulat na rin po ako nung I was nominated sa International Children's Peace Prize in Queens, sa Netherlands, sa The Hague. And actually, marami, hindi ko po kasi inaasahan na nadalating ko sa point na ayun po, ako po yung pipiliin po. Ilang rapasan sa hindi ko ng Pilipinas. Ano ba yung, meron ka ba mga advocacy, meron ka ba mga proyekto? Yeah, sa akin po, doon po dahil sa mga advocacy na ginagawa po namin sa grupo po namin. Kasi kami, tumutulong po kami sa mga bagay ng halo po. Dun sa communities po namin and sa iba po mga community po. And dahil po doon, nabili po kami po ng Peace Prize po. And,